So ito yung pinapakain sa ating mga manok ngayon. Yan, may konting sliced bread. So dati yung sliced bread, pag mayroon kaming hindi na makain namin, ay tinatapo na lang. Pero ngayon na may manok na kami, ay hindi na po nasasayang. Pati yung kanin dati, pag may natitira, tapo na lang. Ngayon hindi na masayang dahil mayroon na kaming mga alagang manok. Ganun ka laking tulong yung pag-aalaga ng manok sa amin. Ito din o, eggshells for calcium sa ating mga manok. So yan po yung imimix natin para mas makatipid po tayo sa feeds para sa ating mga manok. Yan. So ito po yung bagong feeds na ginagamit ko. So ang tawag po nito ay e-feeds po ito. I think dito lang ata ito sa amin mabibili po ito. So ang isang sako nito ay 50 kilos at nabili ko ang isang sako ng 1,000 pesos lang. So mababa siya compare sa ibang feeds na umabot po ng 2,000 plus or 2,250. Ito isang sako 1,000 lang. So napakalaking tipid para sa ating manok. So ngayon since bago pa lang natin ito ginagamit, itong e-feeds na ito, yan o, sura, ay dapat dandahan tayo sa pagbigay ng ating mga manok. Baka ito yung dahilan ng diarrhea o kaya yung ibang mga breeder natin ay maghinto sa pangingitlog dahil nanibago po sila sa feeds. So paunti-unti lang yung pagbigay natin nito. So yan. So konti lang yung ibigay natin, ha. Ayan. So yan. At ito din kadalasan yung before yung pinapakain ko palagi dito sa ating mga breeder, minimix ko yung Gallimax 2 Plus at saka yung GMP4. So ngayon gagamitin pa natin ito, pero yung pag naka-adjust na yung ating mga breeder nito ay hihinto na tayo sa paggamit ito kasi medyo mahal, hindi po natin kakayanin. So yan o. Bago lang kasi ako nag change feeding sa ating mga alagang manok. Yan. Kasi kung palaging bibili tayo ng mga mamahaling feeds, nako, napakagastos ang pagmamanok actually. So yan o, Gallimax at saka GMP4 minimix ko. Tapos dyan may bagong harvest na mais. So bumili ako dyan per kilo ng 1550. Tapos pinacrack corn ko, ang per kilo ng pacrack corn is nasa 2.50. So yan. Dito yung aking mga ibang feeds, oh. Yan. Pinacrack corn ko worth mga 61 kilos. Yan. So bumili ako ng mais habang mura pa kasi sa mga agribit supply ito ay nasa 38 pesos, pero kung dito mo lang diyan mabibili sa mga bagong harvest, nasa 15.50 lang, 15.50 yung per kilo. So yan oh. Mix tayo, dagdagan natin konti. Yan. So at nung nagpa-crack corn ako, mayroon siyang ang sa Bisaya, tahop sa mais. In Tagalog, darak ito sa mais. Iwan ko kung anong tawag sa Bisaya, tahop sa mais. So yan. So maglagay lang tayo ng isang baso nito. Yan. So yan na po yung mix sa ating feeds. Alam nyo ba na yung 4 kilos ko na feeds tulad nitong GMP4 at saka Gallimax 2 Plus ay yung 4 na kilo ay makonsume po siya in 2 days. Pero ngayon 3 days pa lang, yung 4 kilos ay hindi pa siya naubos. So laking tipid yung pag change tayo ng feed sa ating mga manok. So nakukuha ko lang yung ganitong feeds, yung e-feeds ito na tag 1,000 per sack na 50 kilos doon sa aking suki na driver ng habal-habal, yung may, so siya yung nagturo sa akin na bibili ako ng fish na ganyan kasi mura. Siyempre tinatanong ko ano yung naging epekto sa kanyang mga sa kanyang mga manok. Sabi niya okay naman daw, yung pangingitlog okay naman din,
Kaya ngayon susubukan natin. So inobserve ko na yung manok, mga 3 days na ata, hindi naman sila nagka-diarrhea, hindi naman naapektuhan yung kanilang pangingitlog. But still, dandaan lang tayo sa chins ng feeds para sa ating mga manok para hindi sila manibago. So how many weeks ay baka hindi na tayo gagamit nitong feeds kasi mahal yung Gallimax at saka JMP4. Kung meron lang sana tayong maraming pira, yan na lang yung gagamitin, kaso wala tayong pira eh. Kaya kailangan diskarte sa pagpatuka ng manok. So baka yung ifis na po yung gagamitin ko. So yan, pakainin po natin yung ating mga manok rito. So yan na. Ibawad po na natin ito ng mga 5 minutes. Para, ay bago natin ipakain sa ating mga manok. Yan. Sa ngayon, wala muna tayong mga down dahon. Dahil nagsimula pa lang tayong magtanim ng Madre de Agua. So actually may binili ako na worth mga 530 na yun ng mga rotted na mga Madre de Agua. At sa Kamalungay, nagtanim na rin tayo para soon ay pwede na natin magamit yung dahon-dahon para makatipid tayo sa patoka. Although ngayon nakatipid naman tayo, pero mas maganda na mayroon tayong mga dahon-dahon para kumpleto yung pagpakain natin sa ating mga manok. Kasi ang manok nangangailangan din yung mga dahon-dahon, mga organic. So pag mayroon na tayo nun, hindi mas lalong makatipid tayo sa ating feeds. So babaan po natin yung gastos natin. So yan po yung ating sampin native chicken. Talagang ang gusto ko lang sa kanila ay talagang napakahilig nilang kumain ng mga organic, mga dahon-dahon, yung mga ganyan, mga tira-tirang kanin. So yan yung gusto nitong klase ng mga manok na ito. Hindi sila maarte sa pagkain. Siguro, nasanay siguro sila kung saan galing po itong mga klase ng mga manok na ito, itong mga sampin. Doon sa Western Mindanao State University. Siguro doon siguro sila nasanay yung pagkain ng mga ganito. Kaya yung ibang manok ko dito parang nanibago sila sa fish, pero ito sila iba. So yan yung maganda nitong klase ng manok, itong sampin native chicken. Ayan. So pinalabas ko muna sila kasi sa loob dyan ay hindi kasi klaro yung pagkuha natin sa video. So dito mas maganda to. Ayan. Actually naging itlog na rin itong mga sampi na ito eh. So tingnan nga natin ha. Dito sa loob. Yan oh. Bagong itlog pa lang to. Yan. Ang sampin ay magaling din po silang maglimlim yan. May itlog na sa wakas. Bumalik na sa pangitlog yung ating sampin. Yan. So ito din po iba oh. So sana maka-adjust sila agad sa bagong feeds na ginagamit natin kasi laking tipid sa akin yung laking tulong sa akin yung bagong feeds. Yan. Yung ganitong manok ang lakas talaga nilang kumain oh. Malapit na siguro itong mga itlog kasi pulang-pula na yung mga mukha oh. Actually halos lahat ng mga breeder ko dito ay nagsimula na sila pangingitlog after mga 3 months na nagpahinga ho sila. So sana tuloy-tuloy na yung kanilang pangingitlog kasi nasusurt na tayo sa ating mga manok sa dami ng bumibili at pumupunta po dito sa aking manokan.
Ayan. So actually, kung marami kayong mga dahon-dahon at mga tinitirang kanin tulad sa atin, ay actually pwede nyo gayahin para ano, tipid sa fence. Kasi ngayon, hindi biro ang pag-alaga ng manok. Napakamahal ng fence. Talagang kung may pira ka ngayon, talagang uubusin lang dito sa fence ng manok. Imagine, 41 per kilong fence. Tapos, yung isa, 35. So, ang bagong fence natin, kung 1,000 yung kanyang per sack na 50 kilos. So, parang tag ano na lang, tag 20 pesos yung per kilo na lang. So, napakamura. So, diskarte-diskarte lang sa pagmamanok at magtanong-tanong dito sa mga kakilala natin may mga alagang manok kung ano mga diskarte para meron tayong matutunan din sa kanila. So, ito din po, medyo pasensya ka, medyo madilim yung ating video kasi nasa mga 4:30 na ng hapon na kasi. So actually naging itlog na rin yan, may tatlong itlog na. So yan yung basila na bagong bili ko yun, oh. Sinampak ko dito yung isa nito ay naglilimlim na. So yan. So ang dami nang naging itlog sa aking mga manok. So sila nung una, itong mga basila nito nung una ay nahirapan sila sa ano, sa pag-adjust ng kanilang feeds. Pero dandahan ay ngayon nasasanay na sa ano, sa kanilang feeds. Bagong feeds yung tinatawag ko na feeds yan. So actually naging itlog na ito, eh. So diyan ko siya nilagay. May dalawa ata diyan, no. Yan. So pati sisi nga rito ay halos wala nang natira. Nabinta na rin. So, ganun kadali ibinta yung mga native chicken. So, yan nyo. May eggshells, may kanin, may sliced bread. Pero, iwan ko lang kung kailan kaya ma-harvest yung bagong tanim natin na Madrid de Agua. Para magamit natin. Kasi balak din po natin asal sa pagmamanok. Baka pwede tayo makabalik sa pag-alaga din po ng kambing. Pero ngayon, dandahan lang tayo. Manok lang yung iuna natin sa ano, na kumbaga sa Bisaya i-plaster ba. Yan. So, yun nga ay kakapinta lang po natin. So, ngayon, ito na lang po yung natitira, oh. Siguro mga 3 weeks to go siguro pag may 1 kilo dito, yun yung ibibinta natin din po. So yan. Actually, ang native chicken ay kakaiba siya sa mga 45 days sa mga broiler na madali natin maibinta. Pero itong native chicken, kung marunong kang magdiskarte sa paghanap ng feeds na mga mura, ay pwede na yon. Dati ang dami pa dyan, ngayon wala na, nabinta na iba. Kasi unti-unti na rin ako nakikilala dito sa lugar dito, dito sa amin, na may alaga akong manok rito. Kaya yung iba pag may mga okasyon, yan, pumupunta dito sa akin. Kahapon may gustong bumili sa kahapon, pero kaso sinabihan ko na lang na wala. Kasi nga wala naman talaga pang maibinta. Hindi pa kasi ito pwede makatay iba. Thank you.
So actually kapag ano lang, inalagaan natin yung ating native chicken, may malinis na tubig. Ayan. Dapat may ano ka rin, may pabahay ganyan, para just in case kung umulan, meron silang masisilungan. Kasi mahina yung mga manok kapag may mga ulan. Pwera na lang sa may mga edad na, pero yung saan ba? Yung dyan ka, laki na manok, mahina pa yan. So gawin ko ngayon, since may stable na market at maganda naman yung presyo, so magdagdag ako ng mga inahin dito para mahabol ko yung ano, yung iba na gustong bumili ng pangkatay para mabigyan ko. Maganda kasi kapag ano, pag may pumunta dito at nabintahan mo, kasi kapag wala, so baka sa iba na sila maghanap. Kung meron ka, yan, lagi na sila pupunta dito kasi meron. Meron kang manok na ibibinta. So yan po yung Madre de Agua na roasted yung binili ko. Bali 30 pieces po ito. Tag 20 pesos lang yung isa. So sinadyang ginagastusan natin ito dahil laking tulong nitong mga dahon-dahon para sa ating mga manok.